Okay, so continuation tayo ng problem solving application ng two-date bank reconciliation. So yung mga available na given is ipa-plot natin sa template. Ito yung template ng bank reconciliation. Ito yung book and ito yung sa bank. So ilalagay natin yung mga facts na nasa problem. Okay, balance January 31, 50,000 pesos. So yung 50,000 is dito natin ilalagay sa portion na ito. 50,000 pesos. Book debits for February including January CM of 15,000 pesos. 200,000. Okay. Book debits. Hindi naman nakalagay ang template ng or ang book debit sa template ng bank reconciliation. Ang book debits is ilalagay natin between dito sa January 31 and February 28. So, book debits for February. So, dito yung debit na 200,000 pesos. Okay, na-consider na yung book debits including January credit memo of 15,000 pesos. Credit memo ng January 15,000 pesos. Okay, na-consider na rin yung credit memo. Book credits for February including NSF of 5,000 and service charge of 1,000 for January, 180,000 pesos. Ang book credits ay wala ulit sa template ng bank reconciliation. And since na ito ay to date, ang book credits is ilalagay natin dito sa part na ito. Okay, January 31 papuntang February 28. And ito yung debits for the month of February. Nandito yung credits for the month of February 180,000 pesos. Including NSF check of 5,000 and service charge of 1,000 for January. So, may debit memo na 5,000 and service charge na 1,000. So, total na debit memo ay 6,000 pesos, 5,000 and 1,000 January. Debit memo, January, 6,000 pesos. Next. Doon naman tayo sa side ng bank. Okay. Bank balance, January 31, 84,000. Unadjusted bank balance, January 31, 84,000 pesos. Bank credits for February, including credit memo for notes collected of 20,000 and January deposit in transit 40,000 pesos. Okay, bank credits, wala ulit sa template ng bank reconciliation. Therefore, dito siya nakalagay sa part na ito. Credit na 170,000 pesos and including credit memo for notes collected of 20,000. So, ito ay credit memo ng February. Credit memo, February 28, 20,000 pesos. So, dito nakalagay yung credit memo. And January deposit in transit, 40,000 pesos. Deposit in transit, January, 40,000. Dito siya nakalagay sa January portion na ito, 40,000 pesos. So, na-consider na yung 20,000 and yung 40,000. Bank debits for February, including NSF of 10,000 and January outstanding check of 65,000. 130. So, yung bank debit would be dito, debit na
130,000. And NSF check of 10,000 for the month of February. So, debit memo ay 10,000 for the month of February. And January outstanding check of 65,000. Outstanding check January 65,000. So, based on sa facts na available sa problem, based sa facts na available sa problem, at kapag pinalat lahat yan sa template ng bank reconciliation, ito yung magiging itsura niya. So yan, may mga facts na tayo na available, but merong pa ding mga blanco kagaya nito, hindi given yung book balance ng February, hindi rin given yung bank balance ng February 28, wala ring deposit in transit ng February and wala ring outstanding checks ng February. So yan yung mga figures na kocompute natin sa susunod. Okay, after plotting yung mga facts na available sa template natin ng bank reconciliation, so pwede na nating ma-solve yung yung date ng January sa bank reconciliation since na available naman yung lahat ng facts na kailangan. 50,000 plus 15,000 is 65,000. Less debit memo na 6,000, adjusted book balance January 31, 59,000. Okay, sa side naman tayo ng bank. Unadjusted bank balance plus deposit in transit na 40, total 124,000. Minus outstanding checks na 65,000, adjusted bank balance is 59,000. Okay, 59 equals sa 59, tapos na ang bank reconciliation natin for the month of January. Ngayon, ang gagawin naman natin is yung sa February 28. Okay, so meron tayo ditong beginning na 50,000 plus the cash balance na the cash debits na 200,000 minus 180,000. Makocompute din natin yung ending balance ng February 28 cash balance per book. So 50,000 plus debit 200,000 minus 180,000 na credit, cash balance as of February 28, unadjusted ay 70,000 pesos. Okay, since na available naman ang mga reconciling item ni book for the month of February 28, gagawin na rin natin yung bank reconciliation sa side ni book for the month of February. 70 plus 20 equal 90,000 minus debit memo na 10,000. Adjusted book balance is 80,000 pesos. So dapat kapag natapos natin yung bank reconciliation for the month of February sa side naman ni bank, dapat 80,000 din yung makompute natin as adjusted bank balance. Okay, so continuation tayo ngayon ng ating problem na sinosolve, and ang kulang na lang natin sa to-date bank reconciliation is yung for the month of February sa side ni bank. Okay, so meron ditong mga formulas na nakalagay. We have the computation of bank balance, computation of deposits in transit, and computation of outstanding checks, which is itong tatlong formulas na to is ito yung i-consider natin para makumpleto itong ating to-date bank reconciliation. Okay, first na isosolve natin is yung unadjusted bank balance as of February 28. Okay, computation of bank balance. Balance per bank beginning of the month plus bank credits during the month
less bank debits during the month equals balance per bank end of the month. So, ia-apply natin ito sa ating bank reconciliation statement, 84,000 plus 170,000 minus 130,000 ay equal sa 124,000. So, nakuha na natin yung unadjusted bank balance ng February 28. So, ngayon, ang kukompute naman natin is yung deposit in transit ng February and outstanding checks ng February 28. Okay, so magkukompute tayo ngayon ng deposit in transit for the month of February 28. And sa pagkukompute ng deposit in transit is i-consider natin itong statement ng book debits for February 200,000 and yung bank credits for February 170,000. So, i-consider natin yung statement na yon and gagamitan natin siya nung formula to compute the deposit in transit for the month of February. So, ito yon. Ito yung statement na yon, book debits 200,000 and bank credits 170,000. And nilagay na rin natin yung formula to compute the deposit in transit for the end of month. Okay, computation tayo ngayon ng deposit in transit. So, deposit in transit beginning of the month ay 40,000 pesos. Add cash receipts deposited during the month. So, ang cash receipts is nire-record yan ni book as debit. Kaya kiconsider natin yung book debits. Add book debits 200,000 pesos. Pero hindi lahat ng book debits ay cash receipts or deposit. Kaya tatanggalin natin yung January credit memo. So, sabi dito, book debits for February including January credit memo. So, tatanggalin natin sa book debits yung January credit memo na 15,000. Okay, recall natin ang deposit in transit. Ang deposit in transit, ibig sabihin is deposit siya from book papunta kay bank. Ang credit memo ay hindi siya considered as deposit na galing kay book papunta kay bank. Ang credit memo is ang depositor niya is yung entity or yung party outside the book. Kaya hindi siya considered na deposit na galing kay entity. Kaya tatanggalin natin yung 15,000 na credit memo kasi hindi siya deposit ng pera mula kay entity papunta kay bangko. Ang credit memo dumiretso agad sa bangko and subsequently na i-record lang to ni entity. And yung assumption lagi natin kagaya nito, January credit memo is reconciling item ng January pero mare-record siya ni book as sa February. Kaya nakalagay dito yung January CM as inclusive doon sa 200,000 na book debits. So total cash deposit is 200,000 minus 15,000 ay 185,000 lang yung cash na representing deposit from entity papunta kay bank. So, kung may deposit in transit na 40 at may for deposit pa na cash na 185,
thousand, ang total deposits ay 40 plus 185 ay 225,000, which is ito dapat yung total na i-acknowledge ni bank as deposit ni entity. Ngayon, i-consider naman natin yung deposits acknowledged by bank during the month. Meaning, ang deposit acknowledged by bank is ito lang yung deposit or yung portion ng deposit na galing kay book na ni-reflect ni banko sa kanyang account. So, tatanggalin natin dyan yung less. Deposits acknowledged during the month. So, ang deposit is nire-record ni entity as book debit, and kapag nire-record na ang deposit na galing kay entity is i-record naman ni bank as bank credits. Kaya i-consider din natin yung bank credit. So, ito naman yung portion na in-acknowledge ni bank na deposit galing kay entity. Bank credits na kano yun? 170,000 pesos. Pero hindi lahat ng bank credits ay representing deposit na galing kay entity. Ngayon, tatanggalin natin dyan yung credit memo for notes collected of 20,000 pesos. So, bank credits for February including credit memo for note collected of 20,000 pesos. Bakit tatanggalin ang credit memo? Ang credit memo ay hindi siya deposit na galing kay entity. Etong deposit na to is nanggaling siya sa party outside the entity. So, tatanggalin natin dyan yung February credit memo. Kasi, hindi naman siya deposit na galing kay entity. Less, February credit memo, 20,000. Meaning, ang total lang na deposit na in-acknowledge ni banko during the month ay 150,000 pesos. Okay. Ang total na dineposit ni book ay 225. Ang total lang na in-acknowledge ni banko during the month ay 150. Therefore, yung difference nan is deposit in transit for the end of February. 75,000 pa yung deposit in transit for the month of February. So, 75,000 yung deposit in transit for the month of February. Therefore, ipa-plot na natin yan sa template natin. 75,000. Okay. Ang susunod na gagawin natin ay sa section naman ng outstanding checks. Okay, so outstanding checks na lang yung figure na kailangan nating malaman para matapos itong to-date bank reconciliation natin. So, sa pagko-compute ng outstanding checks for the month of February, ang i-consider naman natin is yung book credits for February, 180,000, and yung bank debits for February, 130,000. Ang outstanding checks is cash outflow. So, kapag nag-record si book ng cash outflow, nagke-credit siya sa kanyang cash account. And kapag naman may cash outflow galing naman sa banko or sa record naman ni banko, bank debits naman yung kanyang nire-record. So, ko-consider natin ang book credits and bank debits and yung mga information na nakapaloob doon sa book credits and bank debits. Okay, so outstanding checks beginning ay 65,000 pesos.
Ngayon, ikaw consider natin yung formula sa pagkocompute ng outstanding checks. Add check drawn during the month. So, i-add natin yung check drawn during the month. And, ang check drawn, kapag nagdo-draw ng check ang isang company, nire-record niya yan as book credits. So, ilalagay natin dito yung book credits na 180,000 pesos. Pero, hindi lahat ng book credits ay cheque. Merong mga book credits na NSF check and service charge. So, ibig sabihin, hindi lahat ng book credits or lahat ng cash outflow ni entity ay cheque. Kagaya nito, book credits including NSF of 5,000 and service charge of 1,000 for January. So, nakapaloob dito yung ni-record na NSF check and service charge for January. Remember, ang assumption, ang reconciling item ni book ng January ay marerecord as book credit sa month of February. And since na ang NSF na 5,000 and yung service charge na 1,000 is hindi siya in a form of cheque, tatanggalin natin yung NSF and yung service charge na 5,000 plus 1,000 ay 6,000 pesos. Tatanggalin natin sa book credits. Therefore, total checks ay 180 minus 6, 174,000 pesos. Okay, may outstanding na 65,000 nung beginning. Tapos meron kang checks drawn na 174,000. Checks drawn, 174. Therefore, total checks to be paid ay 65 plus 174, which is 239,000 pesos. Yung total checks ay 239,000 pesos. Therefore, ang susunod natin gagawin is i-consider man natin yung total checks paid by the bank during the month. So, ile-less natin yung checks paid during the month. Ang checks paid is nire-record ni banko as bank debits. Therefore, i-consider natin yung bank debits na 130,000 pesos. Again, hindi lahat ng bank debits ay payment ng cheque. Bank debits for February, including NSF of 10,000 and January outstanding check of 65. Okay. May NSF check na 10,000. So, tatanggalin natin yung NSF na iyon. Kasi hindi naman yon form ng cheque. And nagko-compute tayo ng outstanding checks. Therefore, total checks ay 120,000 pesos. 239 minus 120. Therefore, outstanding checks and ay 239 minus 120, 119,000 pesos. Ang total checks ay 239. Pero ang binayaran ni banko ay 120. So may outstanding pa na 119,000 pesos. So pwede na nating i-plot yung outstanding check na 119,000 pesos. So, kompleto na yung mga information na kailangan natin. And magpo-proceed na tayo sa bank reconciliation. 124 plus 75,000 ay 199,000
1,000 pesos less outstanding checks na 119. Therefore, adjusted bank balance is 80,000 pesos, which is equal dun sa na-compute natin sa side ng book. So, tapos na ang ating to-date bank reconciliation.